Marami na rin tayong napagsamahan. At kapag maraming kailangang pagsapan, kailangan natin itong upuan. So join us for a chat over lunch on Facebook Live. Samahan kami sa LunChat with CSC. Thursdays at 12 p.m. Only at the CSC Facebook page. Magandang hapon mga kalancha, magandang hapon my magandang friend, hapon, and happy Valentine's po sa bawat isa. Magandang hapon muli Pilipinas, welcome po sa panibagong episode ng LunChat with CSC. Actually po nag-change na po kami ng title, snack chat na po tayo mga kalanchi. Pangarap na sa Pilipinas, hinintay mo yan. Yes, so magiging maganda po ang episode natin today, happy Hearts Day po sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Our Valentine's episode is very special because no other than our very own, our beloved CSC chairperson, Alicia de la Rosa-Bala, will be gracing our show today. So, naku, napaka-exciting po ng ating episode. My name again is Mark Anthony Gonzalez Malita ng Happy Tony ng Civil Service Commission. At ako naman po si Dita Sherna mula po sa Public Assistance and Information Office ng Civil Service Commission. At sobrang excited ako. Hindi naman halata sa kulay. Correct. Talaga namang tayo ay nagmamatch sa araw ng mga puso today. And since love is in the air today, sa air, sa water, sa fire, sa lahat-lahat na po ng elements dito sa ating mundo, it is fitting to talk about a selfless kind of love, the love for public service. And our very own chairperson is the best person to speak with regarding this po. At alam naman natin lahat na, 'di ba, yung mga nakaraan po nating episodes ay marami tayong pinag-usapan tungkol sa mga reforms and policies sa civil service system. At ngayon po, ang ating sariling chairperson po ang makakausap natin tungkol dito. Correct. At syempre, alam mo, bago yan, nabanggit ko kanina yung mga policies. Dahil last week po, yun ang pinag-usapan natin. Napakaraming tanong, friendship. Oo, absent nga ako noon. Namiss ka namin doon. Kasi ang daming tanong talaga tungkol dito po sa ating amended omnibus rules on appointment and other HR actions, or yung ORA-ORA. Anito po yung pinag-usapan, yung role of the Human Resource Merit Promotion and Selection Board, yung publication of vacant positions na marami rin nagtanong dito, appropriateness of eligibilities from passing the Sharia bar examinations, at syempre, yung guidelines for bar and board eligibilities. Correct. And until now, we are receiving yung mga questions nila, yes, no? Yes, so pwede lang po kayo mag-post ng inyong mga katanungan kasi naman po ito yung sinasagot ng Civil Service Commission 24 hours. Talaga lagi nagde-declare po ng ganun eh. We also answered some of the burning questions relative to our topic last time, yes, mula po sa ating live viewers. Kaya naman po today, kapag meron kayong mga questions, suggestions, or recommendations, huwag nyo lamang po siyang kalilimutang ilagay sa comment section. Kaya naman, para sa mga na-miss ang episode na yan last time, you may watch it po and other past videos of a LunChat with CSC sa video section ng aming Facebook page. And please do not forget to like and share this episode with your loved ones. Maya-maya lamang, correct? Makakasama na po natin ang ating CSC Chairperson Alicia de la Rosa-Bala. Pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng pagmamahal. Hindi, biro lamang po ha, hindi po ito romantic episode today. Tingnan po natin yung talagang heart sa ating public service. Yan po ay magaganap sa ilang sandali lamang. Welcome back na po mga kalanchis! Siyempre po, tulad na namagitamin sa inyo kanina, kasama na po natin ang walang iba, kundi our beloved CSC Chairperson, Alicia de la Rosa-Bala.
Welcome po, ma'am. And good afternoon po. Magandang hapon sa inyong dalawa at magandang hapon din sa ating mga nanonood at nakikinig. At gusto kong kayong batiin. Happy Valentine's Day. Yes. Alam ko lahat, tingnan nyo kami, nakapula, nakapink at siguro kayo rin nanonood dyan. Kung hindi man kayo nakapulang damit, alam ko meron kayong pula. Siguro baka merong nagbigay sa inyo ng balloon o kaya rose, o di ba? O kaya chocolates, o di ba? Yan ang mga simbolo ng araw ng puso, diba? At mamaya po ipaparaffle po namin ito sa mga lucky televiewers po namin. But anyway po, ma'am, syempre gusto namin din kayong mas makilala pa ng lubusan. Ilang taon na po ba si Chair Bala na nagsiselbi po sa pamahalaan? Alam nyo, meron na akong 43 taon mula ako'y nagsimula sa gobyerno. 43 years talaga. Tagal na. Oo. Oh. Ang ibig sabihin nun, I spend more time working with government than you would say na yung freelance ka or wala kang gagawin. Di ba? Talaga, ito yung heart for public service kasi 43 years is evidence na talagang in-spend nyo po yung most of your life. Yeah, dito. And how did you come to love naman po this working in the government and serving the Filipino people? Oh, sige. Alam mo, ang kwento ko, hindi ako talaga nag-apply sa gobyerno sa totoo lang, Mark at Dita. By accident, nag-apply ako sa isang position ng isang regional organization. Ang taga-interview ay yung director ng DSWD. Kaya lang, ang sabi niya sa akin, alam mo, Iha, batang-bata mo pa, hindi ka po pwede doon. Kailangan yung medyo of age na siya. Eh sabi ko, bakit to? Bata pa ba? Lampas na po ako ng 20 years. Sabi niya, hindi, kasi ganito, ganyan. O sabi ko, so, dito ka na lang sa DSWD. So, doon nagsimula na sa tingin ko, over the years, lalo na nung umpisa ako, parang ano kaya magtrabaho ng gobyerno? Kasi dati bago ako gobyerno, nandun ako sa isang NGO. So sabi ko, ano kayang meron? So I was a training officer and then, alam mo siguro yung diretsyong Malasakit para sa public service, ang aking exposure, kasi being a training officer, ang aking ginawa, I was one of those who trained our social workers, lahat ng staff ng DSWD. So doon ko nakita na, paano mo may pakita na may pagmamahal ka sa mga taong bayan? Kailangan, nung una, dahil kailangan mong i-prepare yung mga social workers para lalo nilang mapaigting ang pagservisyo sa taong bayan. So yun doon nagsimula ang aking love of public service. Yan. Yung nabanggit po natin, ma'am, kanina na, so you started with DSWD, and then na mention natin is yung Malasakit, no? So, nag-started to dun sa ating yung early years in the government service. Can you cite an experience po or any experience that you can say na demonstrate po yung talagang Malasakit and love for public service, especially in your years in the DSWD? Oo. Alam mo kasi, ako yung social worker by profession. So, nandun na yun sa puso ko at sa aking gawain na talagang tutulong sa taong nangangailangan. So, nung ako'y isang social worker na sa DSWD, kahit ako'y training officer, meron akong nakita sa kalye na parang namamalipos na mag-ina. So, alam mo yon, yung initial reaction mo sana is magbigay ka ng pera, di ba? And then tapos na. So, ang ginawa ko, inupuan ko talaga yung nanay. Sabi ko, bakit po kayo gabi na nandito pa sa kalye? At bakit pati yung anak nyo sinasama nyo pa? At nung sinabi niya na, ito lang kasi yung panahon na makakita ng extra. Kasi sa umaga, nagtitinda siya sa palengke. So sa gabi, pupunta siya sa kalye kasi maraming daw umuuwi. Mas generous ang mga tao at kailangan malimos at para din dun sa kanyang anak. So sabi ko sa kanya, alam niyo bakit hindi ko kayo lumapit sa DSWD kasi meron ho kaming programa na nagbibigay ng puhunan para kayo magkaroon talaga ng tuloy-tuloy na pagganap buhay. So doon ko nakita yung the face of poverty na ang isang tao para lang matustusan ang pangailangan ng pamilya, gagawa ng paraan para lang
tustusan o kaya to augment the income ng asawa. Kaya lalong napaigting yung aking serbisyo publiko na marami pang mga taong nangangailan. Not just because I'm just a social worker, but yung malasakit mo sa kanila na kailangan may magagawa ang gobyerno para sa kanila. And ma'am, yung years niyo po, gano'n po ba kayo katagal sa DSWD para lang po sa kaalaman ng ating kas-ka-LunChat or kas-snackchat? Okay. Mga ano yan eh, all in all, mga 36 years ako sa DSWD. Tapos, hindi naman after, but during the period, I was recommended ng isang trabaho doon sa ASEAN to become the Deputy Secretary General ng ASEAN for Socio-Cultural Community. So, nakatatlong taon din ako sa Jakarta, Data and Mark, and alam mo yung una kong pagpunta, sabi ko, kaya ko ba? Kasi alam mo, iba na yung trabaho mo kasi ang kausap mo na 10 bansa. Maliban sa Pilipinas, yung 9 other member states ng ASEAN. But alam mo, ang pinaka natutunan ko bilang Deputy Secretary General is about the art of diplomacy. I was not prepared. I'm not a foreign service graduate, but yung pakikisama mo na, and then understand the dynamics and the culture, yung ano, yung iba-ibang kausap mo, diversity. And alam mo na hindi ako nahirapan, probably because yung innate na characteristics ko is to talk to people, understand them better, and I ask about their culture, ano yung mga nila. So, madali. Wala akong naging problema doon sa aking trabaho ng doon sa ASEAN. Mm-hmm. So kitang-kita po natin na talaga naging inspiration din si Chairperson at saka yung passion ni Ma'am. Parang yung trabaho, hindi lang talaga siya trabaho, kundi you're doing this because you love what you're doing. The commitment and the passion sa public service. Mm-hmm. Kasi hindi ka naman tatagal ng ganun, diba? Katagal. Mm-hmm. At saka po nagkukwento, actually wala ka nang masabi kasi nakikinig lang din ako kay Chair habang nag-say siya doon. Yes. Pero syempre, aside doon sa mga na-mention ni Ma'am kanina, yung malasakit, ano pa kaya po ba, Chair, yung other qualities ng isang public servant na dapat taglayan to become servant heroes or lingkod bayani? Alam mo, diba, meron na kasi tayong code of conduct sa lahat ng public officials and employees, at nakasagun, public office is a public trust, and so therefore all officials and employees should manifest yung love of country, justness, yung service above self, and live within your means. So ibig sabihin, lahat ito ay dapat merong sa isang tao, kasi alam mo, hindi mo pwedeng i-fake eh. Kung wala ka talagang puso sa public service, makikita ng mga kausap mo. Kaya ako naniniwala na ang pagsilbi sa bayan at pagtatrabaho sa gobyerno, it's a privilege. Not everyone has that opportunity to become a public servant. Kaya yung ating mga kasamahan sa serbisyo publiko, sa tingin ko, talagang ito nakikita ko na mas marami pa ring baby boomers sa gobyerno. So anong ibig sabihin? Kasi kung ayaw mo talaga sa trabaho, I think ang option mo is to get out eh. Yes. So sa tingin ko, yung mga kasama ko na baby boomers, why do you think na we stayed this long? Because that, as you've said, yung passion, yung commitment, and malasakit. Kasi kung, di ba, may kasabihan, di ba, na the moment you enter government, it's either you want to get out or you remain, and then you ask yourself, kung hindi ako, sino pa? O, di ba? So, yun yung ano eh. Kaya marami nung nagtatanong sa akin, Alice, pagbalik mo ba sa Jakarta, babalik ka pa pa sa gobyerno? Ang sabi ko, bakit? Eh, kasi dati, yung sahod mo dun, mataas. Sabi ko, hindi naman yung sahod ang tinitingnan mo, kung masaya ka ba sa trabaho at merong fulfillment. So sa tingin ko, yun yung nakapag dugtong kung bakit hanggang ngayon nasa gobyerno pa rin ako.
Correct. No, napakabilis nung getting to know nating kitchen, no? Pero nakakita tayo doon ng napakaraming mga love tips, yung ang hirap ipilit ng mga bagay-bagay. Lalo pag papasok sa pamahalaan, dapat you have to have this open heart. Yes. Siyempre, kailangan din na magbigay tayo ng whole heart mm-hmm. when we're doing things. Mm-hmm. At siyempre, ito yung sinasabi natin, nasabi ni Char kanina, marami pa rin baby boomers. Pero dumadami na rin po siguro yung pumapasok na millennials. Correct. Yes. Ito ay inspiration para sa ating lahat. Mm-hmm. Kaya naman pumamayang konti lamang, we will get to know more about how Chair Alice is leading the CSC in championing excellent public service with Malasakit. Kaya wag po kayong bibitaw. Matapos po ang ilamang sandali ay babalik po kami. Welcome back po mga ka-LunChat. So maraming salamat po ulit sa pakikinig at sa panonood. Binabati po namin si Ms. Pamela Ramos Bizarres, Lillian Q. Martin, Roel Estante, Gino Ferrer, Maria Luisa Cardenas, at Jesserine Dionela. Kimberly Ganya, Lynette Relon, Justina Trinidad, Charm Agamata, at Archie Comilan. At sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng Happy Valentine's Today, welcome po dito sa ating show together with, of course, the CSC Chairperson Alicia de la Rosa-Bala. So ituloy na po natin ang atin pong discussion. Ano po? Ito pag-uusapan naman natin si CSC Chairperson as talagang pinuno ng Komisyon ng Serbisyo Sibil. So you have instilled Malasakit po as something vital na ma-provide sa excellent public service. Why do you think, ma'am, yung Malasakit is really an important factor? Alam mo, kung wala kang pagmamahal sa trabaho mo at pagmamahal sa serbisyo publiko, hindi mo maibigay yung buong puso mo at isipan mo para makatulong sa kapwa mo, hindi lang sa kapwa manggagawa ng pamahalaan, but lalong-lalo na dun sa mga nagseserbisyo sa taong bayan. So, yung kaunting, kahit napupunta sa atin, yung isang tao, nangingi ng tulong, makinig ka lang sa kanila, malaking bagay na yan. Kasi kung pagdating pa lang nila, anong kailangan mo? Yung ganon. Pero yung kung maaliwalas ang mukha at nakangiti, alam mo tao na lumapit sa atin, half yung kanyang hinihi na pagbigyan na. Kasi nga maaliwalas at talagang welcoming. So yung Malasakit na ipakikita, hindi lamang sa salita, but higit sa lahat sa gawa. At saka yung mukha, yung paano mo ipakita na talagang kaaya-aya, kasi makikita nila, di ba, kung nakasimangot ka, parang sasabihin nila ang sungit na, wala ka pang sinasabi, sasabihin nila sa isip nila, ang sungit naman nito. Sorry, na may nabuo na sila. Oo. Saka at times, gusto natin na meron lang makikinig din sa atin, for example, or itreated din tayo fairly kapag pupunta sila sa ating opisina. Kadalasan, marami po tayong clients na gano'n eh, yung pupunta lang or tatawag po, gusto lang talagang makipag-usap sa atin. Ayan. Alam nyo, ma'am, nabanggit natin kanina na we are into excellent public service. As the head of the Civil Service Commission, how are you leading the agency in championing excellent public service among state workers? Okay. Ang civil service bilang pinaka-central personal agency ng ating birokrasya, ang parating nating sinasabi, paano ba maging excellent public service servants? Una, ang civil service, meron kaming mga programa para may angat ng antas ng kaalaman ng mga ating mga manggagawa sa pamahalaan. Kaya maraming kaming mga public service offerings para yung ating mga kasamahan sa ating pamahalaan ay lalong mapaigting at mabigyan sila ng mga tools, mga skills kung paano mas mapaganda ang serbisyo. Pangalawa, meron programa ng civil service, itong tinatawag na Program to Institutionalize
meritocracy and excellence in human resource management. Ito yung tinatawag na prime HRM. So anong ibig sabihin? Hinihikayat namin ang lahat ng ating opisina sa pampubliko na itaas ang antas ng kanilang human resource systems. Apat yun, magsimula sa recruitment, selection, and placement. So ang ibig sabihin, siguraduhin natin ng ating mga kinukuha na magtrabaho sa pamahalaan ay talagang meron silang kalidad at handa silang magtrabaho. Pangalawa, ito yung tinatawag natin na yung learning and development. So ito yung sabi ko kanina, ang ahensya ng civil service at lahat ng pampublikong pamahalaan, national man, local, state universities and colleges, including government-owned and controlled corporations, ay talagang nagbibigay ng mga learning and development interventions para sa lahat. Pangatlo, itong tinatawag natin na performance management system. Ito yung tool about accountability. Bilang isang manggagawa ng pamahalaan at parating naririnig natin, binabayaran namin kayo. Kailangan ipakita mo na yung gawa mo is worth the investment, it's worth na yung kanila, yung taxes na binabayad ng mga tao, ay talagang ipakita natin na sobra pa doon sa kanilang binabayad ng tax. And then pang-apat, yung rewards and recognition. Kasi alam mo, pag maganda ang performance, kailangan naman ding purihin natin. Oo, kasi kung hindi natin purihin sila, sasabihin, wala man lang a pat on the back, kahit na ganun lang trabaho ng trabaho. So, meron ding ang civil service, yung annually, meron kaming search, outstanding public officials and employees, para naman mabigyan natin sila ng recognition at makita ng buong Pilipinas na itong taon na ito, siya ay Presidential Lingkod Bayan Awardee o kaya Dangal ng Bayan Award or Pag-asa Awardee. So ito yung mga parang kumbaga buo, hindi lang yung tungkol sa kanyang kakayahan, kailangan yung kanya ding pagserbisyo at pati yung recognition. This is a total package para ma-promote natin ng public service excellence. Okay. For 2019, ma'am, meron po ba tayong, yung CSC po ba, meron priority programs po for the public sector? Okay. Yung priority, I think it's an ongoing. Binanggit ko na yung human, yung prime HRM. Oo. At pangalawa, lalo nating pinapaigting at pinaaral natin ngayon, ano nga ba, paano natin maengganyong mga tao na ang pagpasok sa gobyerno, it becomes government is also an employer of choice na hindi lang sa privado. So kailangan nating pagandahin ang imahe ng public service sa pamamagitan ng patuloy na pagsisilbi sa taong bayan na walang ine-expect na merong reward o kaya kapalit, kundi ipakita natin ang malasakit sa bawat tao. At kasama na rin yung ating kasamahan sa trabaho, na kung meron naman ting may sakit sa ating kasamahan, siguro naman sabihin na ipagdasal o kaya tulungan siya kung paano makakope and everything else. So yun yung sa tingin ko isa din sa mga kailangan nating isulong, at lalo natin ting paigtingin ang pagtaas ng antas ng ating mga empleyado ng pamahalaan. Alright, so talaga naman po na napaka-meaningful ng ating naging discussion with Chair Alice. Pero ano po ba at this point yung nating sabihin or yung mga inspiring words natin para sa mga HR practitioners, sa mga leaders natin po in the country who are watching us right now? Okay. Lalo na sa ating mga HR practitioners, ang isang masasabi ko sa inyo, kayo ang instruments para lalong makaengganyo ng mga tao para magtrabaho sa pamahalaan. Pangalawa, nasa inyong mga kamay kung paano natin kasama ng civil service na ang ating bawat kawani ay maging lingkod bayani. Tayo dapat maging role models kasi bilang nagtatrabaho sa pamahalaan. Pangatlo, para sa ating lahat ng mga nanonood na nagtatrabaho sa gobyerno, sa tingin ko, itong araw ng puso, isa puso natin lahat ng ating mga dapat gagawin para sa taong bayan. Kasi alam mo, parang naalala ko, di ba, sa Biblia, na at the end of the day,
God will ask us, what have you done to the list of your brother or sister? So, yun siguro yung pagmuni-muniwan natin na anong ginawa natin para sa taong bayan, sa ating mga kasamahan sa trabaho at sa lahat sa buong Pilipinas. Hindi ko sinasabing sakupin yung buong Pilipinas. In your own little way, how do you make a difference in the life of every single Filipino that you have encountered in the course of your work in government? So, sa inyong lahat, maraming salamat at muli, Happy Valentine's. At sabi ko nga, araw-araw, hindi lang naman ito ngayon ang Valentine's Day. Good. Dapat araw-araw ay Valentine's Day. Kasi it shows on your face. Diba? The glow of your face also manifests who the person you are. So, yan ang aking message para sa atin. Clap. Very sincere yung ating discussion with the chairperson, Alice. So, how we wish na meron pa tayong mga next 10 hours na mag-usap kasama si chair. Pero, ang dami-dami nating napag-usapan. Siyempre, nakilala natin ng mas lubusan si chair. Mula lang siya ay nagsimula as training officer. And then, napunta siya nga sa Indonesia para doon sa ASEAN job ni ma'am. And then, of course, naging CSC chairperson. So bukod doon, syempre may mga priority programs din na nabanggit si chair. Sa Prime HRM at yung sa Honor Awards Program for recognition naman para po sa mga exemplars or yung mga masisipag talaga magtrabaho sa gobyerno. At tinututukan yan or pinapaiting pa ng Civil Service Commission. Nabanggit nga ni Chair Bala yung ating mga capacity building programs. Correct. At syempre yung ating mga iba't iba pang programa for excellent public service. Yes. At syempre, yung napakahalaga po yung inspiring words sa atin ng ating pinuno para po sa lahat po ng mga HR practitioners na dapat iangat din natin yung level ng HR system natin sa ating bansa. At syempre, pagpatuloy po natin ang pagsisilbi ng may puso. Naku, heart to heart na po ang title nito sa susunod. maraming salamat po sa mga tagapakinig at tagapunod po natin. Magbabalik po kami sa ilang sandali lamang. At syempre, maraming salamat po kay Chairperson Alice Bala. Maraming salamat. Welcome back po mga ka-lunch at kita naman po na natin na napakabilis po ng ating episode for today. Ayan po, marami tayong mga hearts at mga flowers. Ayan, mahal na mahal na natin. Exactly. Lahat po nababanggitin kong pangalan at yung nabanggit ko po, pumunta lang po sa CSC para ibigay po ito sa inyo ng payo ha. Hanapin nyo po ang mga staff ng LunChat. Mula po sa nabanggit ko kanina. But syempre, dahil mahal namin kayo, gusto namin mahal na mahal talaga. Gusto namin malaman, kinikilig. Kung ano-ano pang topics ang gusto nyong i-discuss namin dito sa LunChat. Kung gusto nyo rin po mag-episode na tayo everyday para lang po mapagbigay namin po ang inyo pong mga kahilingang topics. Basta po wag lang absent si Mark. Yes, syempre. Hindi naman ito topic na anything under the sun siguro. Baka naman po ang gusto nyo yung topic, yung pagluluto. Syempre, hindi naman tayo magluluto po dito sa Civil Service Commission. Kaya naman, i-comment nyo po yung inyong mga suggestions. At titignan natin, my friend, kung kaya nating i-accommodate. Hopefully, yung ating mga comments po, yung kagaya ng nabanggit ni Mark kanina, ay related po sa public service para po mapili po natin ang inyong mga suggestions. Correct. So, parang kapwa, mahal ko episode, parang public service program na talaga. At maaari nyo rin pong balikan ang episodes namin tungkol sa career service exams at HR policies. Kasi ito yung mga talagang blockbuster na topics natin. True. Kasi marami pong nagtatanong tungkol dito. I-click nyo lamang po ang video section at makikita nyo po ang mga previous episodes natin. Correct. So please don't forget po ha, our recommendations. Just key in lang po yung inyong mga suggested topics. At titingnan po natin kung ito po ay may schedule natin sa ating LunChat episodes. Yeah. Sa mga susunod na nga po nito, magla-live na po tayo. Bakbakan na talaga tayo dun sa mga... Anyway, prohibition on electioneering and participating in partisan
partisan political activities with Office for Legal Affairs ang pag-uusapan natin. Very yeah. timely, my friend. Very timely at talagang ano yan. Actually, yung nag-suggest niyan ay si Chair. Wow. Nabanggit niya rin kanina yan sa amin. We'll talk about election ban, ano po ba yung mga rules and regulations. So please, makinig po tayo. Bukod po doon sa pinapalabas ng mga big networks sa ating bansa, maganda na ito ay marinig coming from the Civil Service Commission. So please, wag po tayong mawala at balik na tayo sa alas 12 sa darating po na Thursday, 12 to 12:30. Please stay tuned also po para sa ating mga announcement tulad ng sa examination natin at napakabilis nga naging discussion natin with Chairperson. Nabagitan natin kung ano ba yung naging heart of our discussion. Ayan. Alright. Siyempre, Mark, binabati po namin ang lahat ng nanood po ng LunChat with CSC and na medyo naging snack chat. Correct. Special episode po ito. So maraming maraming salamat po mga ka-lunchy. Binabati po ulit namin ng happy hearts ang lahat ng tao sa Pilipinas. Ano man ang status mo, single, complicated, married, or whatever. Happy Valentine's Day. At huwag po natin kalilimutan, gamitin ang ating puso sa pagsisilbi sa bayan. Ito po ulit si Mark Malitan, ang Happy Tony ng Civil Service. At ako naman po si Dita Shena mula po sa Public Assistance and Information Office ng Civil Service Commission. Magandang hapon po! Goodbye po and happy Hearts Day everyone!